Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, Pinoy Spider. So yung video na ito guys, nakuhanan ko kasi nag-mold yung isang Japanji natin. So makikita nyo kung paano siya mag-mold. Hello guys, so ito makikita natin, nag-mold na yung ating gagambang Japan. So yan, inihila niya yung kanyang mga paa. So yan siya guys, ano makikita nyo, so yan siya guys, nahila niya yung ano. Sana maging successful guys ang ganyang pagmumult. So yan, matutunghayan nyo sa unang pagkakataon na pagmumult ng Japanji. Hello? So yun guys, successful naman yung pagmumult niya. So kitang kita nyo guys, nailabas na niya yung mga paa niya. Ayun lang, medyo hinang-hina pa siya. Yun oh. So yun guys, first time ko rin maka-witness ng nagmumult ng gagamba. So yan, natunghayan nyo guys. Yan oh. So yan guys, tingnan natin kung paano siya magre-recover. Oh, so ngayon, ginagalaw-galaw niya yung kanyang mga katawan. So so far naman guys, medyo successful yung pagmumult niya. So ito yung pinakamalaking gagamba dati guys, na male. Ito yung jumbo size. So dati siyang jumbo, ngayon mukhang monster na siya. So ayan, so yun ang hina pa. So siguro guys, i-check natin siya later. So mukhang maano tayo ah. So unang pagkakataon. So ano nito guys, dapat hindi po siya galawin. So ayan lang po siyang ganyan. Tingnan natin. So nailabas naman po niya lahat yung kanyang mga kamay. Wala naman po siyang putol. Ayan, walang putol. So Japanji po ito guys. So natunghayan natin yung pagmumult niya. So ayan, so malambot pa to guys.
So yun guys, nakahiga na lang siya ngayon. So check na lang natin siya later. 2 hours later. So yun guys, kumustahin natin yung ano natin, Japan G natin. So after mga isang oras, ayan na siya guys. Successful yung pagmumolt niya. Mukhang kompleto naman. So easy molt lang siya guys. kung titignan nga guys kanina mga ano, ang paglabas niya ng skin ay inabot lang siguro ng mga 10 to 15 minutes. Then after mga 20 minutes siguro, 20 to 25 minutes, ayan na siya, nakapag-recover na siya. So kanina, andun siya sa baba, nakahilata, pero ngayon dito na siya sa taas, nakakyat na rin. So mukhang kumpleto naman yung mga galamay niya. So mukhang malaki-laki na siya ngayon. So check natin siya bukas ulit guys. Thanks for watching. Ito na yung update sa pagmumolt ng Japan G natin. Na ito yung Japan G natin guys, na tumalo ng 4 na salmon. And ano siya dati guys eh, OS size siya dati. Pero ngayon lalo siyang lumaki. Maliit yung katawan niya pero yung galamay niya sobrang haba. So para siyang ano, yung gagambang ekis pag inano niya yung mga kamay niya. Paano ba natin malalaman pag malapit nang mag-molt yung gagambang Japan? So ito guys, observation ko lang. Unang-una, yung napansin ko, naglalagas yung balahibo niya sa likod. O kaya parang nakakalbo. Pati yung mga balahibo niya sa ulo, nakakalbo. Tapos, pangalawa, yung pagkilos niya medyo mabagal. Kung dati medyo maliksi-liksi, medyo bumabagal siya. Tsaka yung pangatlo naman, walang ganang kumain. Tsaka yung pang-apat guys, yung napansin ko lang, hindi lumiliit yung tiyan niya kahit hindi kumain. So pag ganun na yung gagamba, observahan na lang, baka ano siya, mga 3 to 1 week magmumolt na. So wala ding ano guys yung time frame kung kailan talaga siya magmumolt. Basta magmumolt na lang siya pag kumbaga pag komportable na siya. O minsan kung napanood niyo yung isang video ko na in-upload ko kahapon, diba tinespite ko siya sa isang salmon. So ang nangyari, napansin ko na nag-i-stretch na siya dun sa stick. So tinigil ko na yung laban, nilagay ko sa pamugan, tapos yun, nag-mulk na siya. So buti na lang hindi ko siya naituloy na ispar, kung hindi baka ma-injure siya. So yun lang guys, thanks for watching, see you again sa next video, bye bye.